Sa ating mentor Arian at si Coach Mike to give this opportunity po para sa ngayong umagang to. Talagang dito sa Roma ay napakalamig. Nung sinabi sa akin ni Mother Wolf ay kagabi din. So wita tayo, tawag agad tayo sa amo. Hindi po ako papasok. Kasi po malamig. So yun, wita tayo. Yes, upline lagi si Tatay Lari. Okay? Hindi lang po sa ating Mother Wolf, sa lahat po ng upline dito sa Roma. Basta sinabi kay Tatay, go si Tatay. Wala yung pakeme-keme. Okay? So ako po ay magpapakilala ngayong araw na to. Siyempre, ako po si mentor Hilarion Bathan Bautista, buong-buo. Kilala po sa Tatay Lari ng Team Wolves na dito po ako sa Rome. Okay? At ako po ay 7 months na naginagawa itong business nito. So ngayong araw na to napakahalaga para sa akin dahil nabigyan ako ng opportunity dito sa Titan. Sabi ko nga kasi, kame-mentor ko lang po sa Team Wolves noong kamakalawa. So isa po yun sa aking sinabi kay mentor Claire na isa po sa goal ko yung makapagsalita talaga. Pero sana tumaas, no? Hindi lang sa Wolves. Tapos biglang ito na nga yung opportunity ni Tatay. So thank you po, mentor Arian. Maraming salamat po for this opportunity. Iiklihan ko po kasi si Tatay maraming kwento. Eh minsan inaabot tayo ng 2 oras. So ito po. So magse-share na po ako para sa ating journey ni Tatay Lari dito sa IM Worldwide. Sana po mabigyan ko kayo ng magandang tips, no? Sandali lang at medyo nagiging wita na rin si Tatay pagdating sa computer, no? Thanks sa aking anak din. Okay. So, journey and growth ni Tatay Lari. Kung makikita nyo din sa ating PowerPoint, yan po yung tinatawag na tanim-tanim. Diyan po nagsimula si Tatay, no? Nagtatanim ako and then inaantay ko siyang sumibol. Sumibol at anihin. Okay? So, yun po. Doon tayo mag-start. And, wait. Yan. Hello po, ako po si Tatay Lari Bautista. I was born 1961. So, it means na 1961, ako po ay 60 years old na. Sino magniniwala na ako ay 60 years old na? Ang sabi nga ni Marites, Mare, alam mo ba yung latest? Bakit batang tinginan si Tatay Lari? Eh, syempre, nagbabarli yan. Diba? Yun agad ang sabi nila. Kasi sino mong makita sa akin dito sa room, hindi sila makapaniwala na si Tatay ay 60 years old na. Okay? So, I was born 1961 at umalis po ako ng bansang Pilipinas noong 1985. So, it means to say, ako po ay magte-30 years na dito sa abroad. 1985, nagpunta po ako ng Germany. I was there for 5 years po na TNT. Okay? Tago po tayo ng tago doon. Kasi hindi sila nagbibigay ng papel doon. No? So, nung ako po ay umalis ng Pilipinas, kasi bata pa ako, talagang gusto ko nang lumipad. Hindi man naman po sa pagano, kasi yung panaginip ko lagi, nung ako'y bata pa, basta't itinaas ko po yung aking paa, lumilipad talaga ako. So sabi ko, ano kayang ibig sabihin ng panaginip na yon, no? Pero bata pa po ako, talagang gusto ko nang lumipad ng mag-abroad, ibig sabihin. So kahit po si Tatay bagong pasal noon, I was kinasal po tayo 1984, umalis po ako 1985. Talagang buntis po si Mrs. no ako umalis ng Pilipinas. So nagpunta ako ng Germany 1985, iniwanan ko ang pamilya ko dahil sa pangarap ko, no? Sa pangarap natin. So hindi lang ngayon nagsisimula yung pangarap ni Tatay, kundi noon pa mang umalis siya ng Pilipinas. Lahat ay nangangarap tayo. At yung pangarap na yun ay kailangan to pa rin, whatever it takes. So yun po, ang ginawa ko, pagbaba ko ng Germany, pumasok na po talaga sa isip ko. Isang tip lang yun ha, sa mga OFW. Oras na kayo po ay umalis ng Pilipinas at kayo po ay tumungtong sa lupa na inyong pupuntahan, yakapin nyo yung bansang pupuntahan nyo. Kasi yun po yung ginawa ko.
niyakap ko ang Germany, itinatako sa isip ko, ito yung aking magiging second home. Ito yung aking bibigyang pansin ngayon kasi naandito na ako. Kahit tayong magmaktol na gusto natin bumalik, hindi na tayo makakabalik, no? Kasi andun na tayo, nakalipat na tayo ng eroplano. So bakit pa tayo mag-iisip kung ano yung nasa Pilipinas? Isipin natin kung paano natin mabibigyan ng magandang buhay ang nasa Pilipinas. At yun po ang ginawa ko. So I was stayed in Germany for 5 years. Wala po tayong papel. So ang trick na ginawa ko po doon, kinasalamuha ko na po yung talagang may papel. Hindi po ako nakikisalamuha sa mga walang papel kasi napaka-stricto po nun sa Germany. Oras na kayo'y mahuli, diretso na kayo sa airport. So ang ginawa ko, doon ako nakipagbarkada sa mga taong tino, mga asawa ng German, mga may papel, at doon po talagang safe. Tip number 2. Huwag babarkada sa walang papel pag kayo'y nasa bansang hindi nagbibigay ng mga na amnesty. Okay? So lumipat po tayo from Germany to Italy. So dumating po ako ng Italy 1990 kasi yung barkada ko pong nauna sa Italy ay sinabihan sa akin na Lari, walang mangyayari sa'yo dyan sa Germany, pumunta ka na dito. So nagbayad po si Tatay Lari $1,000 para makaliban illegally. So illegally po talaga. So dumating po tayo ng Germany 1990 at doon nagsimula yung papel ni Tatay dito sa Germany, naayos lahat yon at awa ng Diyos, andito pa rin po tayo. Okay? Naalala ko lang po doon sa Germany, balikan ko lang po, tips lang din. Doon ko po talaga naranasan kasi ako isang taong, yun nga, sabi ng aking pamangkin, mahihiyain pero gusto kong magsalita. Mahihiyain ako noon, hindi ko alam kung paano ko anuhin yung aking sarili sa ibang bansa. So, dumating po yung punto na talagang kahit kasi doon mahigpit nga talaga, nagpaampo na po ako doon. Kung sino-sino po umampon sa akin, asawa ng Pilipina, may asawa ng German, Pilipina na may asawa ng American, ganun. Kasi talagang hindi ko alam, dumating yung parte na hindi ko alam kung saan ako kakain bukas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o tutulog kinabukasan. Ganun kahirap ang isang OFW na nakikasalamuha talaga sa ibang bansa. Sakripisyo, talagang tibay ng loob, no, sa ibang bansa. Yan ang alam ko, maraming OFW dito, maraming nakaka-relate, pero talagang ganun po. Hindi namin sinasabi sa Pilipinas kung ano yung talagang aming nangyayari dito, pero ang pinanghawakan lang namin ay si Lord, ang Panginoon. At awa ng Diyos, si Tatay, nandito na sa Germany, nandito na po sa Italy. Okay? Ito po yung aking family. Okay? So yung pong unang picture, yan po yung unang-unang uwi ko ng Pilipinas, ha? Tingting na tingting si Tatay. Parang posporo. Yung anak ko po, 7 years old, na nung nakita ko siya. Pero ako po yung nagpapasalamat sa nagpalaki sa aking mga anak, no? Kasi noon wala pang video, walang ganitong tulad ngayon. Pero yung relasyon naming mag-ama, nung kami nakita, parang kaming magkasama ng matagal, no? So hindi po tulad ng ibang OF na pag umuwi ng Pilipinas, hindi sumasama yung anak sa mga magulang at yun ang napakasakit. Yun ay dahilan din po sa pagpapalaki sa mga anak, sa mga nag-aalaga sa kanila. Dahil continuous nilang pinapakita yung litrato ng tatay nila, no? Wala pa pong mga sulat noon. Ang sulat kung dumating buwan, pero napagdaanan po namin yun. So nung unang uwi ko po dyan, yung panganay ko po talagang parang kilalang-kilala na niya yung tatay niya. And then dito po sa gitna po naman, yung aking panganay na yon ay kinuha namin when she was 14 years old. At ito po naman yung bunso ko na dito na siya pinanganak sa Rome. Dahil sumunod na po yung asawa ko after na ako ay umuwi ng Pilipinas. So dito po nabuo, yan po ang aking tatlong Maria, ang aking dalawang anak at ang aking napakaganda at napakabait na asawa. Na nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi andyan yung suporta nila. Okay? Walang iyakan muna. Okay, nandito na po yung aking buong family.
So yung pong aking panganay dating nandito rin dito sa Italy, pati yung aking dalawang apo at aking manugang na napakagwapo. O, di ba? Mana sa tatay. Okay. So ngayon, nasa Pilipinas na po yung aking panganay at kasama po aking dalawang apo at doon po sila naninirahan sa aking tahanan sa Taal, Batangas. Ito po ay kuha nung last na bago mag-pandemic kami umuwi. Doon po nag-Christmas kaming lahat. So, nung ako po ay nandito sa Italy o hanggang ngayon po naman, kahit si tatay ay ganito, pero talagang marami pa rin akong gustong marating, marami akong gustong gawin. So ito po yung ALSE of Life. Ito po ay ng Ateneo, no? Sa bawat bansa po merong ALSE of Life na nagtuturo din po ng attitude, financial literacy at kung ano-ano. So diyan po magkaklase kami ng aking bunso. Imagine nyo, mag-ama magkaklase. So yan po ay 6 months, nakagraduate po kami. So ngayon po, Atenista na rin po kami. Kasi lahat po ng aming mga professors ay mga from Ateneo talaga sila. So shout out po sa mga professor ng Ateneo. Baka nakapag-talk din po kayo diyan sa ALSE of Life. So diyan po, nag-graduate kami. 6 months po yan. And diyan po kaklase ko ang ating IBC Italy owner, yung po, yun, hindi niya makita, si upline Jasmine Cassini. Diyan po namin kaklase siya, at narindi po si Jarlene, at yung pong aking anak na si Kimberly. Okay? So, nag-graduate po tayo diyan, at ito po ang istorya ng aking napakasarap na hopya. Okay? Si Tatay Lari ay isang taong mahilig talaga sa business. Kahit nang nasa Pilipinas pa, bata pa ako, yeah, pinalaki na po ako ng aking magulang into business. Meron po kaming malaking tindahan. Ako po yung namamahala sa tindahan namin. So, naandun na po yung pinalaki ako ng tatay ko. Siguro sa Bautista, si ito lang pong aking pamangkin na si Aliza, ang parang nakokopya si Tatay Lari. Kasi lahat po yata ng pamangkin ko, tulad ng ating nararanasan dito sa IM, ay yung ating mga warm, ano, yung ating mga warm na client ay yung ating mga family, pero nangyayari sila ang kauna-unahang hindi naniniwala sa atin. So natutuwa ako at ang aking pamangkin si Aliza, isa siya sa aking nagiging dopyo o nagiging katulad. So yung ang Papi's Crunchy Hopia po ay nabuo noong pong pandemic. Kasi siyempre si tatay dito po sa Italy nag-lockdown. Lahat po naman ng buong mundo nag-lockdown. Nawala ng trabaho. So, bilang isang padre di pamilya, kailangan kong kumita. Kailangan nating masuportahan ang ating family, ang ating needs. So, gumawa po si tatay nito ng paraan ang ating Papi's Crunchy Hopia. At ito po ay naging nag-boom din dito sa Roma. Dito rin po nakilala ang ating mga leaders. Ang ating si Mama Mary Catherine Pega dahil sa Hopia. Nakilala ko po siya dyan. Ang ating pong si Jasmine, nakilala ko rin po siya dyan. At ang ating Mother Wolf. So ito po namang Papi's Crunchy Hopia ay hanggang ngayon po siya ginagawa ko pa. Pero nandun din po yung hindi lang ako nagtitinda. Oras na meron pong mga sakuna nangyayari dyan sa Pilipinas, mga lindol, bagyo at kung ano-ano man. Nagkaroon na po kami ng ano bang tawag doon? Pagtulong, no? So nagbebenta po kami ng hopia at tapos binabawasan ko po siya ng 1 euro at ang proceeds po noon ipinapadala namin po sa mga nangangailangan. Kasi napakasarap po ng pakiramdam talaga na nag-share ka kung ano man yung meron sa iyo, maliit man ito o malaki. Okay? So what were my goals in life, no? So nung ako po ay umalis talaga ng Pilipinas, naka-drawing na po kung ano po yung talaga yung gagawin. Parang ginagawa natin dito sa IM Worldwide. Kung ano po yung nado-drawing o nag-goal natin in 5 years. Kung ano yung magiging ikaw in 5 years. So ito po yung naging goals in life ko nung ako ay umalis ng Pilipinas. Na dinala ko talaga from the day one ako ay umalis ng airport hanggang sa nabuo ko po unti-unti yung aking mga goals. Ano po yung mga goals ni tatay? Na tips lang sa mga OFW, oras na kayo po ay umalis ng Pilipinas, kung kayo po na okay na rin na yung pagtulong natin, no? Pero magtitira naman po tayo sa ating sarili. Okay? Hindi po lahat bibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Kasi darating ang panahon na tulungan nyo sila, tayo ang mga ngailangan, walang tutulong sa atin. At ayaw natin mangyari yun, di ba? So anong ginawa ni tatay?
Natulong siya sa family niya. Andiyan po naman siguro yung family ko na talagang hindi ako nag-know. Nag-know lang ako po noong later na talagang ginogols ko na yung aking mga gusto sa buhay. So, nabuo po yung bahay ni Tatay Lari. Okay? Hindi po sa IM Worldwide. Okay? Siyempre matagal na po siya. Pero dahil sa goals. Binibigay ko lang po siyang example, no, kasi ang IM Worldwide ay about goaling, about sa pag-goal natin sa buhay, no. So yun po. So nagdirekta po si Tatay Lari, nagawa po ang bahay na yan sa paghihirap at sakripisyo naming mag-asawa kasi mga bata pa po yung pamilya ang mga anak ko noon. So yun po. At ako'y natutuwa, I'm proud of myself at naitayo namin yung bahay na yan. So kahit po tayo umuwi ng Pilipinas at mag-for good na po tayo, meron po tayong uuwian. Tip sa mga OFW, unahin po natin ang bahay. Ngayon tayo nasa IM Worldwide na, please, mag-ipon tayo para sa ating bahay. Okay? So yun po, nagkaroon din po tayo ng mga lupa na para din sa ating mga family. At ito pong huling-huli, ay yung 3 units ko. Naka-avail po ako ng 3 units nung hindi pa po ako nag-join ng IM Worldwide. Pero, God is good, nakita ko itong IM Worldwide. Alam nyo kung bakit? Kasi yung payments niya monthly at yung pong nakuha ko pang isang lupa is from IM Worldwide na. Okay? So, yung pong aking e-wallet na yon, ang sabi ko, hindi ko talaga siya babawasan. Alam nyo kung saan ko kinukuha yung binabayad ko sa monthly yan? Sa mga benta-benta. Ang sabi nung iba, benta-benta isip lang yan. Oo, benta-benta isip. Pero yung ibebenta mo, pag gagastusin mo, walang mangyayari. So yung binebenta ko diyan sa IM Worldwide, marami talaga tayong customer na gusto ng barley natin, binebenta ko siya, meron akong wallet para sa kinikita ko sa IM Worldwide na benta-benta. Yan pong ibinabayad ko sa aking mga units at sa aking mga latest na kinuhang lupa. Okay, nag-join po ako ng IM Worldwide noong December 2019. Nung kaklase ko po si Mentor Jasmine, ang sabi niya sa akin, kasi pareho kaming walang isip sa business, no? Sabi ni Mentor Jasmine, Kuya, mag-join ka na ng barley. Sabi ko, okay, ano ba yan? Integratore, ano ba integratore? Herbal. Okay, dahil mahilig po tayo sa herbal kasi yung aking pong misis ay breast cancer survivor. So talagang sa pool noon, talagang naghahanap na po tayo ng herbal. At yun po ang pinakilala sa akin ni Mentor Jasmine. 2019, nag-join po ako as copper. Hanap ang buhok ni tatay, ha? Parang K-pop. Okay? So, yun po. Dahil nga nasabi sa akin ng aking mentor, Kuya, sige na, i-share mo na yan sa iyong mga friends, ganyan-ganyan, kasi syempre, be the product of your product. At maganda po talaga nangyari sa katawan ko, sa kalusugan ko, wala, sa 60 years old ko po, wala tayong rayuma, wala tayong gout, hypertension ko ay okay, so talagang bumabata pa, so yan po ay dahil sa barley. So, isa po ang aking first pay-in, copper, okay? Shout out sa mga copper diyan, dahil si tatay galing sa copper, ha? Tingnan nyo kung ano nangyari kay tatay after ng copper niya. So, yun po, dumami niya ng dumami ang napapay-in ni tatay. Siguro magaling talaga si Bocadera si tatay kasi sabi nga nila, Tay, ano ba ang iyong ano ba yung anting? Siguro may anting ka. Wala pong anting sa tatay. The way you talk, the way you approach to the person, doon mo makukuha ang tao, ang personalidad ng tao. So, yun po, dumami siya ng dumami hanggang sa nag-open ang ating office po dito. At doon po, siguro nakikita niyo naman nyo sa aking mga pictures, sa aking mga FB na talagang halos araw-araw takbo si tatay. Pagkatapos ng trabaho, full-time si tatay sa trabaho po. Pero yung sabi nga nila, wala akong time dyan, pagod ako. Si tatay hindi pagod, si tatay hindi full-time. Pero anong ginagawa ni tatay? After work, andyan siya, nag-chat-chat siya, nag-share siya. Lukat naman yung mga nabibigyan natin, natutulungan natin. Kasi ang OFW, marami nang nararamdaman. So, yun, dapat natin palawakin na love yourself. Yan po ang campaign ni Tatay Lari dito sa Roma. At sana po sa buong mundo. Okay? So, marami po tayo talagang napajoin. At doon po naging mover maker si Tatay. That was 2000...
Noon po, noong May din po. So yan po ang aking unang-unang mover maker na sabi ni hanap din sa book talaga si tatay. Naging mover maker po si tatay doon at sinabi nga ni upline, Kuya Lari, nakikitaan kita ng magandang, ano bang tawag doon? Okay. Basta magaling ka tay. So, bakit hindi mo siya gawing business? Ipagpatuloy mo lang. So, ano pong ginawa ni tatay? Nag-upgrade po ako ng from copper to silver. Nung silver na po ako, i-join ko din yung aking anak na andyan sa Pilipinas. Ito pong nakamask sa baba. Siya po yung panganay ko na nandito na umuwi ng Pilipinas. Anak, tulungan mo si tatay. Ikaw ang magiging partner ko dyan sa Philippines. So ano pong ginawa ng anak ko? I-join ko siya. Yan pong aking dalawang apo. Sila po ay talagang choco barley user. Aba. At siya, yung pong anak ko, siya po at talaga ang nag-aasikaso ng business ng IM Worldwide Diyan sa Taal, Batangas. So shout out sa mga Taal, Emery, okay, Batangas na malapit. Sabihin nyo lang kay tatay, meron po kaming JNT Express. Mabilis pa sa alas 4, papadala namin sa inyo. So yan po. At ang ginagawa po ni tatay sa pang-tip po, yung aking po mga leader dito, mga member natin, dahil gusto nga nilang palakasin ang katawan ng kanilang mga magulang, pinapadalan po nila yung maintenance niya doon, pinapadala sa magulang tulad po ng nasa taas dyan, mga nanay, tatay, at mga kapatid na gustong gumanda yung kanilang kalusugan, yun po ang ginagawa ni tatay. So, hindi nawawalan si tatay ng pain, hindi nawawalan si tatay ng mga maintenance dahil po sa ginagawa kong sakripisyo at pagpapatupad ng kung ano po yung magandang gawin dito sa ating barley. Talagang hindi po siya tumitigil. So, shoutout po sa aking anak, mentor Katrina Bautista. Siya po ang nangangasiwa ng ating business po dyan sa Lemery, Batangas. So, since then, ano po ang sabi ng ating upline? Kuya, mag-sit-in ka kasi busy sa upline Jasmine. Alam niyo naman po ang ating IBC Italy, talagang dumaan siya sa butas ng karayong para magkaroon tayo ng ABC Italy. Kaya hinahangaan po natin ang upline. And since then, naging busy po siya sa kanyang business. Kaya medyo hindi naman niya napabayaan tayo, pero talagang wala siyang time, no? So sinasabi naman niya, pero ang ginagawa niya sa akin, Tay, wala po akong time, so pwede kang mag-sit-in. So lahat po ng Zoom, sinit-inan ko yan. Kaya ako nakilala yung iba't ibang leaders dito sa Rome, lahat iba't ibang klase ng group, no? So doon po ako nakipag-sit-in, doon po nahubog yung aking utak dito sa IM Worldwide, kung paano patakbuhin, kung paano lahat po na klase ng IM5, lahat-lahat na You to Dreams, narinig ko na po yan. Hindi po ako nagmamam kasi mahihiyain po talaga ako. Doon po ako talagang malimit mag-sit-in sa Fearless kay Mentor Pegad. At nahuli po niya akong isang beses, nagmamam po. O tawagin po naman natin si Mentor Lari, anak na, naku po, Diyos ko, ano pong sasabihin ko dito? So yun, doon po nasimula ng pagmamam natin. Sabi ko, ano ba yung mom? Akala ko mommy. Akala ko ina, yung pala meeting after meeting. Ang dami ko pang pinagtanungan, no? So yun, so nag-join na po tayo na doon po nagsimula din yung marami nag-join kay tatay. Kaya doon po ako nanalo ng unang 5,000 ko kay Mentor Arian. Siya po ang unang-una na tinamaan ko, nag-join ng copper at siya po ang nabanggit noon sa raffle na yon. So thank you po Mentor Arian doon sa 5,000 pong yon. Talagang tuwan-tuwa po ako noon nung agad pinadala niyo sa GCAS. Okay? Yun po, diyan po nagsimula na sa kasipagan din ni tatay. Lahat masipag ha, so diyan naman masipag eh, anong gagawin ko, di ba? So yun, nakamit po natin ang dalawa agad, give me five, no? Dalawa agad, give me five. At napasama na rin po tayo sa mga top. So hindi ko po akalain na talagang sa sikap at tiyaga, makikita mo yung pangalan mo doon, nakasama yung ibang leaders, di ba? Nakakatuwa, talaga nakaka-overwhelm. Iyak ka, Tay? Hindi mo na. Okay. May istorya po ito. Sige, ang makikita niyo po dito, puro pictures sa Jordan niya tatay. Mayroon po itong kaugnayan dito sa pagiging
sa pag-join ko ng IM Worldwide, unang-una siyempre ang aking upline, Jasmine Cassini. Ang isa ko pang maitsa po, sila po ang aking tatlong Maria ng IM Worldwide. Si Mother Mary Catherine Pegat at siyempre ang ating Mother Wolf. Okay? Mamaya ko po sasabihin ang istorya niya. Okay. So si Mentor Claire, unahin po natin si... okay, balik natin. Unahin muna natin si Apply. Sorry po ha, medyo ninenervyos. Okay, si Apply, siyempre nagpapasalamat ako sa kanya kasi kung hindi niya ako pinilit dun sa, pinilit ha, kung hindi niya ako pinajoin dun sa copper ko, wala ako ngayon sa inyo na nag-share ng aking journey dito. So siya po, nagpapasalamat ako sa kanya. Hinahangaan ko siya kasi siya talaga nagdala ng... isa siya sa nagdala ng IBC Italy dito. Alam ko marami ang tumulong sa kanya. Pero siya ang naglakas ng loob, no, na itayo itong ating office dito. Kahit alam ko yung pinagdaanan. So, salute ako. Upline, Jasmine, CEO. Thank you. At marami tayong balak at marami tayong gustong gawin sa IBC. Andito lang si Tatay Lari para sa suporta. Okay? So, doon po naman tayo kay... aking second Mama Mary, Catherine Pegat, suplada siya sa tingin ko. Sabi ko parang yung tingin mo sa kanya parang mahirap ano, mahirap lapitan. Pero nagkamit kami niya dahil sa aking hopya. Talagang masarap daw yung hopya ko. So every weekend, hindi pa po ako nagiging busy sa IM Worldwide. Order na siya ng order ng hopya ko. So si tatay, kahit isang balot lang ng hopya ang orderin mo, saan ka masulok ng Roma, pupuntahan ko siya. Ganun ako ano bang tawag doon? Basta gusto mo yung ginagawa mo at may puso, wala kang pagod. So sabi niya, nandun daw siya sa Lepanto, sa Hard Rock. Sabi ko, ano ginagawa nung sa Hard Rock? Yung pala nagme-meeting, naging Bisaya na tuloy. Nagmi-meeting sila. Nagmi-meeting sila doon sa Hard Rock, no? Sabi ko, ano kayang pinagmi-meetingan nila? Tapos nung lumabas sila, ang gagara nila. Talaga namang ano, yun nga, ngayon ko nalaman yung dress like a rich, walk like a rich, and talk like a rich. Doon ko nalaman kung bakit ang gagara pala nila, 'di ba? Hindi mo sila mapapagalata na OFW na ang trabaho nila ay sa bahay o ano man, pero oras na sila ilumabas at naandot magbi-meeting na ng IM Worldwide. Talagang dress like a rich. So, yun po, sabi ko parang nagkaroon ako ng ano sa kanya na tapos nabalitaan ko na umuwi na siya doing IM Worldwide. Doon lalong lumawig yung aking paghanga sa kanya. Okay? At ito naman pong ating napaka-cute na Mother Wolves. Alam nyo ba, hindi ko siya talaga kilala. Nung nag-open po ng IM Worldwide dito sa office, syempre, lahat ay excited pumunta dun sa office, no? So naano po akong pumunta sa office, inaantay namin yung opening ng office. So wala pang tao. Biglang dumating itong batang paslit na to. Ang cute-cute niya, no? Ang cute-cute ni Mother Wolf. So sabi ko, inaantay mo rin ba bunso ang open? Opo. Ang bait niya, no? Opo. Sabi ko, member ka na ba ng IM Worldwide? Kasi wala akong idea na siya ang ating Mother Wolf. Member ka na ba ng IM Worldwide? Opo. Siguro marami ka ng member. Meron naman pong kaunti, sabi niya sa akin, no? Tapos sabi niya, kuya, pwedeng pa-picture? Okay, so nagpicturean kami doon, pinicturean ko din sa harap ng office, no? Nakailang shot pa kasi siyempre kailangan ayusin daw yung damit niya, ganyan. So yun, nagpicturean kami. Doon hindi ko pa kilala na siya ang Mother Wolf o siya si Mentor Claire. Biglang dumating na yung maraming leaders, no? Sabi niya, naku, si Mother Wolf na andyan, si Mentor Claire. Sabi ko, sino sinasabi nito? Kami lang naman dalawa yung naando, no? Tapos yung may nagbulong na sa akin, yan si Mother Wolf, yan yung pinakamarami, yun ang pinakaano dito, pinakamataas. Ha? Siya ba yun? Oh my God. Kaya doon din ako humanga sa kanya for being a humble person. Wait.
Isa sa tao hinahangaan ko kasi kung ano man yung narating niya ngayon, hindi siya nagbabago. Napakabait, napaka-generous. So, sabi nga ng iba sa akin, tayo huwag kang magbabago ha. Ako magbabago, yun yung task natin, hindi nagbabago. Ako pa, wala akong karapatang magbago. At sana po sa lahat ng leaders, huwag po kayo talagang magbago. Kasi salut po talaga si Tatay Lari sa lahat ng leaders ng IM Worldwide. So doon po, nabuo yung aking tatlong Mama Mary. At sila din po ang bumubuo kung bakit po nabuo, napaganda yung aking journey dito sa IM Worldwide. Ano nangyari? Bakit siya ayaw mag-click? Okay. Yan po ang aking second day ng pagkikita namin ni Mother Wolves. Kasi si Tatay, talagang ipinasok ko na sa utak ko na itutuloy ko na to. No turning back. So ang ginawa po natin, nagpapapackage po tayo ng mga immunergy, coffee, lahat-lahat. Kahit anong mahal ng ano ng fee ng packages, sadyang gusto ko po talagang madala dito sa Roma at maipakilala kasi ako nga po ay benta-benta mind. Okay? So yun po, nakita kami ni Mother Wolf, nakita ko na naman siya dito sa treno, nagpapa-picture, sabi ko si Mother Wolf yun ah. So yung second time na nakita ko siya, sabi niya, "Tay, kuya, ano ba 'yan?" Sabi ko, dumating na yung package ko, Immunergy. Immunergy, meron ka na? Opo, ako yata ang kauna-una nagpapakis ng Immunergy sa Roma. So, apat na pong Immunergy agad ang pinadala ko dito sa tulong po ng ating upline, Jasmine. Kasi siya po yung nagpapadala po nung una dito. So, yun, sabi niya, "Tay, magkano po?" 15. Hindi ko alam na... sa leader pala, iba ang presyo. Siyempre, bago pa eh, no? Pero wala siyang sinabi sa akin na gano'n. Sabi niya, sige, tayo, bigyan mo ko ng dalawa. So, binintahan ko siya na 15 euro. Kasi po, 15 euro po. Naman yan eh. Yan. So, yun po. Dito naman po, napakandang istorya. Isa pang napakagandang istorya, puro istorya, pero sadyang dito nahubog. Dito ko po nakilala yung ating Focus Family International. Okay? So sa dinami-dami po ng aking nakasit-in, no? Isang gabi, nag-sit-in po ako sa Focus Family International. So isa po talaga akong mahiya, nakatungo lang ako talagang ganyan. Eh siyempre, si Mother Wolf pala yung ating pinaka-leader doon, no? So... siguro suwerte talaga, destiny, yun. Yung tatlong babaeng yun, destiny talaga. May tinatawag tayong destiny, destino. Isang tip ko pa rin, no? Pipiliin nyo ang kakasamahin nyo. Kasi di yan yung sinasabing sabihin mo kung sino yung kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. At yun po ay nangyari kay Tatay. Okay? So yan po, na-join po ako sa Focus Family International. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa edad kong ito, tinanggap nila ako kasi sabi ko baka hindi nila ako tanggapin kasi sila mga bagets, no? Mga leaders na rin sila, mga jade pa sila, eh si Tatay hindi, no? So, pero hindi, nagkamali ako siguro ng ano, sorry po, pero tinanggap nila ako, winelcome pa nila ako at in the long run sa talagang inaabot kami ng, ang mentoring namin 1 hour lang, pero inaabot kami ng alas dos ng madaling araw sa pagkukwentuhan, sa pagsishare ng buhay, lahat-lahat. So yun po, naging ang bonding talaga ng Focus Family International ay hindi lang as leader o hindi lang pera-pera, kundi talagang naging family na po. Kami po ay galing sa iba't ibang leaders, sa iba't ibang group, pero... yun po ang ikinaganda rin ng ating IM Worldwide. Walang kung sino ka, dyan ka, dito ka, hindi po talagang iisa. Okay? Mayroon tayong isang bubong at yung mga anak ay naandyan lang siya. So yun po, nabuo at ako'y nagpapasalamat sa ating Focus Family International. At winelcome po si Tatay dito. At doon po, nabinyagan si Tatay Lari ng Focus Family at lumawig na po ng Tatay ng Team Wolves. Okay? So shout out po sa ating Focus Family.
Yan po ang aking journey. 2019, I was copper. And then 2020, silver. 2021, gold. Kasi po, nung silver po ako, inabot na po ako ng isang taon kasi nga hindi natin ginagawa ang business. So, nagantay pa po tayo ng memo from the office. Kaya po ako naging gold. Pero yung pagiging gold ko, hindi ko masyado pong nalaman yung about the jade. So, kung nalaman ko po talaga yung jade na talagang siya ang pinaka-the best, gold na po agad ang kinuha ko. Pero hindi po ako nagsisisi, magiging jade din po tayo. Dadating po tayo diyan. So, yun po, naging gold po tayo 2021 at nung po tayo nag-sapphire, ay nag-upgrade na po tayo ng platinum at kaya po tayo naging sapphire. So, naging sapphire executive po tayo noong October po. Okay? So, yun po, noong ako po ay nag-join dito, so, sabi nga ni Mentor Claire, at ng ating upline o lahat ng leaders, dapat meron tayong tinatawag na dream board. Okay? Pero si tatay, hanggang ngayon, hindi pa gumagawa ng dream board. Sabi nga ni Mother Wolf, ang tigas ng ulo mo, tay. sabi ko, anak, pero nandito naman sa utak ko yung aking mga yung aking mga goals at yan inalala, gagawin ko. Sabi niya, hindi tayo, kailangan gumawa ka. So, may assignment sa akin si Mother Wolf, ginawa ko na agad, ipapaskill ko na lang. So, yun po, balik tayo dito sa aking goal noong 2021 na ako po ay ginawa ko na po yung business. Ang aking talagang goal po, sa August, kailangan ma-hit ko yung 100,000 circle kasi nakikita ko po sa mga poster na 100,000 circle, 'di ba? Pero ako, hindi ako nagawa ng poster na 100,000K. Pero ginawa ko po talaga, sabi ko, sige, August, i-hit ko rin 'yan. So awa ng Diyos, na-hit ko po 'yon alone. Wala pong downline si tatay, wala po akong leader. Nagawa ko po siya, na-hit ko po siya 100,000K ng 3 months. Okay? So, mission accomplished ni tatay. Name, Bautista Hilarion, ang tuwa ko po diyan nung naging 100,000K yung aking pong gold package pa ko diyan, ha? Yung aking pong Okay. Ito po yung road to sapphire. During that day, talagang napansin na po ni Mother Wolves ang sipag ni tatay. So, sabi niya, hindi kami masyadong nag-uusap ni Mother Wolf ng seryoso, gano'n, nagkakapilang kami. So, dyan sa first picture na to, sa left po, nandun kami sa office that day. Talagang parang blessing in disguise na nakita-kita po kami that day, no? So, yun, sabi niya, tay, kapi tayo. O yan, so nagkapi-kapi kami, kasama si Mentor Ian, ating upline. Sabi ni Mother Wolf, tay, kumusta? Mabuti naman po. Kita ko ang sipag mo, tay. Believe ako sa iyo. Sabi ko, salamat po. Yun po ay kasi dahil nakikita ko sa inyo. Kung ano yung nakikita ko po sa inyo, talagang ginagawa ko. Kasi ganun po talaga si tatay. So sabi niya, tay, mag-sapphire ka na. Kaya mo naman eh. Sapphire? Kaya ni tatay. Wala po akong downline. Hindi lahat ng may downline, hindi lahat ng may leaders, hindi kakayanin ng sapphire. At nakita ko yun sa potential mo. Talaga po? Tingnan ko nga ang RQV mo. So, tinignan natin. Sabi niya, tay, malapit na eh. Sige, gawin na natin. Sabi ko, sige. Yes, upline tayo. Kahit alam kong magkakaroon ng sakripisyo, magkakaroon ng problema, pero positive problem ang ating na-encounter. Okay? So, sabi niya, sige, tay, mag-ready ka na. So, anong ginawa ni tatay? After ng work, talagang wita tayo, chat tayo dito, chat dito para makapagkaroon tayo ng direct referral. So, awa ng Diyos. Awa ng Diyos, talagang mabait si Lord. Talagang bumubuhos. Yung mga tanim-tanim ko, mahilig talaga akong magtanim. Inisa-isa ko uli sila, kumusta po, ganito po, ganyan-ganyan. So, sabi ko, sige, go na po tayo. So, doon po nagsimula yung sapphire, journey ng sapphire ni Tatay Larry. So, yun. Alam ko hindi madali. Tingnan niyo yung picture namin sa baba, masakit ng ulo ni tatay sa mga kulang-kulang, pero nagpapasalamat ako sa Lord, no? Ibinuhos niya yung mga tumulong sa akin, yung mga nag-join from kung saan-saan parte ng mundo, no? At isa po yung tulong ng ating Focus Family. Lahat ng mga leaders na tumulong sa akin, suporta na kahit yung salita nila nakakapagdagdag ng suporta sa isang tao na may pinagdadaanan na ganyan. So, yun po,
So sabi ni Mother Wolf, sige tayo, punta ka dito, mag-encode tayo. Pero kung mapapansin nyo, yung aming damit ay lahat idilaw, no? Kasi favorite color ni tatay, pero hindi po kami nag-usap-usap diyan. Nung nakita-kita kami, anak nang, lahat kami nakadilaw. So it's a sign talaga na go na si tatay. From gold to silver, copper to silver, silver to gold, gold to sapphire, and sapphire to platinum to sapphire. So yun po, kahit si ating upline, kasi that time si upline po ay nasa bakasyon, pero kahit po siya nasa bakasyon, hindi niya tayo pinabayaan. And then din po si mentor Catherine Pegat, at isa po natin si the fastest na nag-hit din ng sapphire. Isang buwan lang na-hit niya ang sapphire, si Mentor Jarlene Piemonte. At yan po, nung pong oras na yon, nakita na natin na galing ako sa office, sabi, nakita ko po doon sa lahat ng GC na sabi nila, congratulations Tatay Lari, congratulations. Sabi ko, bakit kaya? Nung nakita ko, yung sa akin, yun, sapphire na si Tatay na kumikita na ng 176,000 pesos that time. That was October po, no? So yun po, napasama rin tayo sa top 30 ng Blast Mover. Okay? At talagang napakaganda. So yun po, from August to October, from 100, October is naging 256 na. At ngayon pong December na, uy, pumapayapay na tayo sa malalampasan na natin ang 300,000 circle po. At yun po, nagsisimula na rin po tayo na magka-award. Yan po, ito po yung latest ko. Dati po 4 times give me 5 po ako. Kamakaluwa lang po na hit ko po uli yung panlima kong give me 5 without the promo mindset, mga leaders at mga without the promo mindset, makakahit po tayo basta go ka lang, no? Bungkalin mo yung mga tanim mo, at kung magtatanim ka, huwag yung maliit lang, magtanim ka ng mangga, kasi pag ang mangga na bunga, bumunga yan, maganda pag huminog, pwede mo na siyang pitasin. Yun po yun. Proud po ako na nahit ko uli, at awa ng Diyos, sabi nga ni Mother Wolf, kaya po ako pinapagsalitan niya sa Team Wolves nung prospecting and inviting, kasi nga alam ko maraming nag-hit this December. So huwag niyong palalampasin po ang katapusan ng December. Kung ano po yung sinimulan niyo na hit, na rank up, go for it, no? Huwag kayong titigil, kasi marami naman tayo dito, familia tayo, maraming tutulong tayo, maraming bibigay si Lord sa inyo na mga magpipay in, at para ma-hit niyo kung ano yung gusto niyong i-hit dito. There's no turning back. Dire-diretso lang tayo. At isa po ako sa nagpapatunay na isang taong maganda yung hangarin sa buhay at mabait sa Panginoon, manalangin lang tayo, ibibigay talaga yon. Alam ko pabalik-balik na yan, pero yun lang po ang totoo. Yun po ang panghahawakan natin. Natutuwa rin po sa ating mga YEP, no? Sa halip na kung ano nung gagawin ninyo, dito na tayo sa IM Worldwide. Napakaganda nito. Maganda ang buhay na ibibigay nyo sa sarili nyo at pati na rin sa mga magulang ninyo. Sa aking party naman, baliktad, yung anak ang umiisip ng magandang buhay para sa magulang. Pero ako, being magulang, iniisip ko naman, mabigyan din pa yung mga anak ko at yung mga apo ko ng magandang buhay. Di ba? So, kahit tayo narito sa ganitong edad, sabi nga dito, IM Worldwide, ang ating company is giving hope, health, opportunity, prosperity for everyone. For everyone, it means kahit kayo ay bata, kahit ikaw ay matanda, may ngipin at wala, Bisaya ka man o Batangi nyo, pwedeng pumasok sa IM Worldwide. Di ba? Yun po. So, yun po, nagsimula po. Nagpapasalamat din po talaga ako sa Focus Family. At doon po nahubog ang isang Tatay Lari. At, meron pa po follow ako, huwag bago ko malimutan. Isa pong pumasok sa isip ko, si Mentor Catherine Pegat. Kasi nung una po, hindi pa po ako nagra-rank up. Tumawag po ako sa kanya, no? Sabi ko, Mentor, paano ba ang mag-rank up ng Jade,
So sinabi niya sa akin, ganyan-ganyan, ako po ay silver pa noon at wala pa akong result. Kasi na-amaze po ako sa mga napapanood ko na, mga nag-mentoring, nag-talk, no? Sabi ko, gusto ko po magkaroon din po ng chance na mag-talk, no, sa mga malalaking group. Ang sagot niya sa akin, nakutay kailangan meron kang result bago ka makapag-talk. Ah, ganun ba? So sa halip na masaktan yung puso ko, ang pumasok sa isip ko, ah, ganun ba? Gagawin ko 'yan. Papakita ko yung result ko para magusto ko, matupad yung gusto ko na makapag-talk, makapag-mentor, makapag-share sa mga tao para mabuksan yung mind nila na into this business talagang hindi imposible. Lahat po ay posible. So ako po ay nagpapasalamat talaga unang-una sa Panginoon at sa mga leaders, sa mga great leaders natin na ako po ay nabibigyan ng pagkakataon na ito na mag-share, mag-mentor. Sana hindi ito yung first at hindi po ito yung last. Okay? So sa Focus Family International, sa paghuhubo po sa amin ni Mentor Claire, dominante siya pero siya ay may puso. Dominante siya pero pag sinabi niya, gagawin mo. Dominante siya pero pag barkada mo siya, barkada siya. Oras na mentoring ka. Pag tumaas na ang boses niya, tameme ka na. So yun, yun po ang nangyari sa kay Tatay Lari. At hindi lang sa akin, sa lahat po ng Focus Family, talagang hinuhubog niya. So shout out po sa aking Focus Family International, sa aking magnificent team. Kasi nabigyan na po ako ng chance na mag-talk sa Fearless Magnificent Team sa siyempre sa Titans at sa iba-iba po ring mga groups, no, dito sa Faith Fighters na na-guest na rin po ako. Oh, guesting ha, parang artista. At yun po, meron din po tayong naka-line up sa Thunder Wolves, okay? October 17, December 17, at meron pa rin po tayo sa Sweden. Uy, parang artista, nagpa-plug ng kanyang mga pelikula. So yun po, nagpapasalamat po ako kasi nabibigyan tayo ng chance na ganyan. So nabigyan tayo ng chance na mag-IBP back-to-back, di ba? Parang concert, parang Martin Rivera and Pops Fernandez. Okay? Alam mo ba, na nung nag-back-to-back kami ni Mentor Claire, talagang yung daga ko sa dibdib, ganun na lang. Biro mo yung back-to-back mo yung ating Mentor Claire. Pero lakas loob at saka gusto mo, yung ginagawa mo galing sa puso. So yan po yung mga You to Dreams at dito po yung prospecting and mentoring. Dito po sa prospecting and inviting pala, shout out po kay Mentor John ang amore ng ating Mother Root kasi doon ako kumuha ng hit ng tips pala sa kanya. Thank you po, doon po ako yung po ng aking paulit-ulit na pinanood. At napakagaling niyo po, Mentor John. At dito po, yun, napasama na po tayo sa top 27 sa Titans Awakening, no? So sino bang hindi mapaproud at sino yung hindi makakaroon talaga lalo ng volya? Ano ba yung volya sa Tagalog? Yung kagustuhan na gawin itong business nito pag ikaw ay napapansin at nabibigyan ng chance na ganito. Okay? So ano ba yung gusto ko in 5 years? Ala Mentor Aryan and Coach Mike lang naman yan. Ah, di ba, Mentor Aryan? O, di ba? Ano yan eh? Mamiso. Gaya-gaya lang. So, ginagaya natin, di ba? So, in 5 years, gagawin natin yan. In 5 years, ganyan ang mangyayari po sa aming mag-asawa. Pa-trip-trip na lang, no? At sana makasama natin sa tour ang mga great leaders, di ba? At alam ko sa family ko, supportado ako ng family ko kahit hindi sila active as like Tatay Lari na nagpapa-join, ganyan-ganyan. Pero meron silang kanya-kanyang suporta na ibinibigay si Tatay. Ang aking PowerPoint at lahat ng ano sa aking anak na nagtatrabaho sa IBC Italy at sa Pilipinas, siya lahat po naman ang nag-aayos ng aking mga
business diyan sa atin sa Pilipinas. So yun po. So in 5 years, ang tip ko lang, panalangin, okay? Kasi narito tayo sa God first, I am natin, God fearing, at matutupad natin lahat yung ating pong mga pangarap. Mga yep at mga yeah. Yeah, yeah at once. So, yung po, ito po, ako na-touch po ako dito, isang maikling kwento lang po, na-touch po ako dito nung kami nag-gathering po dito ng Focus Family, birthday ko po yun, nandun po yung aking anak na bunso. Tinanong po siya ng aking mother wolves, sabi niya, Kim, paano mo ma-describe yung tatay mo? So sabi niya, wow, inom muna. So nung kasi umiyak po siya, sabi niya, nakita ko ang tatay ko, nakita ko si Papa na marami siyang pinasukan na talagang networking, no? Nakita ko yung pagsisikap niya, yung kanyang gusto talagang magawa yung kanyang mga goals sa buhay, at yung pong tatay ko talaga, hindi ko nakitaan ang na siya napapagod. 30 years ako sa abroad, pero swerte tayo sa trabaho. Pagising ko sa umaga, ininilalag ko sa utak ko na hindi mabigat yung gagawin kong trabaho. Kasi pag ikaw umalis ng bahay na mabigat ang katawan mo, bibigat buong maghapon ang mapifeel mo sa katawan mo. Kasi nandito na tayo, OFW tayo, tanggapin natin na OFW tayo, mahalin natin yung ating trabaho, at gagaan kung ano man yung ginagawa mo. Isa puso mo lang. So yun po, so sabi ng anak ko, napansin ko po sa papa ko, mula po nung siya ay nag-join sa mga networking, dito lang po niya natagpuan sa IM Worldwide. He is home. Wow. Tulo po yung luka ko nung sinabi niya yun sa akin. Napakasimpleng word, pero napakaganda. Sa lahat po ng ginawa ko sa buhay, wala akong ni-regret, no? Ups and down, nandiyan yan sa buhay. Pero sabi nga ni ng ating president, wag mong isipin yung problema, isipin mo yung isosolve ng problema mo. At yun po ang ginawa ko since na ako'y umalis ng bansang Pilipinas. Lahat ng problema natin, masosolve natin yan. So nung sinabi niya sa akin na, my papa is home in IM Worldwide. Dito ko talaga na natagpuan yung sinasabing home. Masaya ako sa ginagawa ko. I am home kasi natagpuan ko yung family ko dito sa IM Worldwide. I am home kasi nakikita ko yung mga tao na mahihirap yung buhay pero nabago. Nabago ni IM Worldwide. I am home kasi ito yung networking na mayroong God-fearing. Ang pamilya po namin, talagang God-fearing. So talaga po siguro talagang destiny ni tatay to, na mamit ko yung tatlong Maria ko. No? I am home kasi nandyan yung ating mga leader.
na, gawa tayong IM Worldwide, pwede namang hindi na. Pero si tatay, marami pang pangarap. No? IM Home kasi maraming gumagaling na may sakit. IM Home kasi yung ating president at vice president, wala silang tigil ng pagtulong, wala silang tigil ng pagbibigay ng mga motivation sa atin, at lalo na yung ating mga great leaders, Mentor May, Mentor Aryan, Coach Mike, yung ating top yep, Mentor Dave, saluto ako sa iyo, Mentor Dave, sana makasakay ako sa kotse mo. Okay, Mentor RJ, sa lahat ng core ng Titans at ng Blast po, maraming maraming salamat. Talagang I am home at sana po kayong lahat, dito po tayo at dito natagpuan talaga ang ating tahanan sa I am Worldwide. Diretso lang po tayo, huwag tayong titigil kasi oras na tumigil, talo ka. Okay, so yun po. I am Tatay Lari. I am home and I am worldwide. Maraming salamat. Aryan, sa opportunity na to, salamat po. Share po. Go, Liza, anak. So, maraming salamat. Ano po, Tatay Lari, talaga namang marami pa siyang pinagdaanan bago niya nahanap si IM. Talagang nag-TNT pa siya. Ang dami-dami pagsubok na dumaan sa kanya hanggang sa nakita niya si IM and doon niya nahanap yung second home nga niya. And para sa akin din naman po, talagang si IM is second home mo kasi dito walang kompetensya. Lahat dito nagtutulungan. Kasi hindi ka itinuturing na kakompetensya na kalaban dito, nagtutulungan para lahat umaangat. So, 'di ba, from copper si Tatay Lari hanggang ngayon niya nasa platinum na siya and sapphire elite na siya. So, talagang hindi biro yung pinagdaanan ni Tatay Lari. Sabi nga niya, talagang pipiliin mo kung sino ang sasamahan mo. Kasi kapag sumama ka sa mga taong nega, syempre, ikaw, imbis na positive vibes lang yung mananaig sa'yo, magiging negative. So, ayun po, no, maraming salamat, Tatay Lari, kasi maraming tips at marami kami talagang learnings ngayong sa iyong sharing. So, sino po ang gustong mag-share ng kanilang natutunan? Pwede po tayong mag-unmute. Or kung may gusto naman po kayong itanong, i-type nyo po sa chat box. Okay po, si ano po, magtatawag na lang po ako. Magtatawag na lang, ma'am daw po tayo. Sige po, unang-una kong nakikita, tawang-tawa, Mentor Marise. Sige po, share po natin kung anong ating natutunan. Amazing morning, Team Titans. Thank you so much, Tatay Lari. Grabe yan. Congratulations po. Sobrang inspiring po yung sharing nyo. Alam mo yan, Tatay. Magkasama tayo sa Team Magnificent. Isa tayo ng upline. Si Mentor Jasmine Cassini. So, alam ko yung naging journey mo and sobrang inspiring po, Tatay Lari. Kasi andyan yung talagang nakaka-touch ka ng buhay, Tatay Lari, kasi from copper, imagine from copper and then nahit mo na yung sapphire. So syempre marami dito sa atin sa IM Worldwide na talagang medyo mahina yung loob. So yung sharing mo ngayon, Tatay Lari, is talagang nakakapag-boost siya ng nakaka-inspired na pwede naman pala from copper
At pwede mong ma-hit yung gusto mong rank. So, grabe lang Tatay Larry. Congratulations and continue to inspire us, Tatay Larry. And you know, mahal ka namin, mahal ka ng Team Focus International. And syempre, mahal ka po Tatay ng Team Wolves. Alam mo yan. So, continue lang po. And ayan, sobrang blessed po namin kasi andyan ka. Isa ka po sa naging part ng Team Wolves, ng Team Titan. So, thank you Tatay Larry and congratulations po. Alaysa, merong mga question po sa ano sa comment. Yung question daw ni Mentor Alvin. Mentor Alvin, ikaw na mag-ask. Ayan. So, amazing morning po, Mentor Tatay Larry. So, men's question ko lang po kasi meron din tayong mga senior citizens na mga members. And ano po yung ma-advise sa kanila na kung kinaya nyo, no, ano po ma-advise sa kanila na mag-hit din po sila ng rank up? Okay. Thank you po, Mentor Alvin. Okay, I'm not considering myself as senior kasi bata pang tingin na si Tatay Lari. Naman pala. Okay, sa mga senior po, okay. Okay, kasi as a senior, parang hindi ko masabi yung as a senior. Okay. Okay, dun sa mga matured person na po, okay? Sa mga yeah, yan. Mas magandang tingnan yung yeah kaysa senior. Okay. Ang mga tip ko lang po, kasi yung pangarap natin yung sa buhay, huwag mong idadown yung sarili mo kasi andun ka na, may edad ka na. Marami kasing isip yung iba na, ay, matanda na ako, hindi ko na kayang gawin yan. No, di ba? Hindi po totoo yun. Ako na po nagsasabi sa inyo na hindi totoo yung mga mindset ng mga taong medyo may edad na na hindi ko na kaya yan. Kakayanin po natin yan. Kung ano yung nagagawa ng mga bata pa, mas kaya natin gawin kasi marami na tayong experience. Marami na tayong pagpinagdaanan sa buhay. So para sa akin, mas madali mo nang ma-encounter kung ano man yung problema na may encounter mo dito sa ating IM Worldwide. Nariyan yung sina Marije, kasamahan niya ni Marites. Kilala mo si Marije? Marireject ka lang. sabi niya, huwag kang sumali dyan, marireject ka lang. Pero yung rejection, yun ang nakakapagpalakas lalo sa atin. No? So, siyempre, yung iba, hindi magjojoin kasi may edad na yan, baka hindi niya kayang i-mentor tayo. Hindi po, ipasok nyo sa isip nyo na kaya nyo kung anong ginagawa ng mga ginagawa ng iba. At yun ang ginagawa ni Tatay Larry. Kaya kong makiharap sa bata. Pag bata yung kaharap ko, bata si Tatay Larry. Pag kalug yung kaharap ni Tatay Larry, kalug din ako. Pag matanda yung kaharap ko, matanda rin si Tatay Larry. So, jack of all trades lang, no? So, yun po sa mga senior, go lang po tayo. Gagawa tayo ng kung gusto niyo magkaroon tayo ng GC group chat para sa para sa mga senior, go lang tayo. Okay po, thanks. Thank you so much po, Mentor Larry. Thank you po. Galing mo, Mentor Alvin. Mentors, na ano daw po, nagkaroon lang po ng technical problem sa internet si Alaysa. Kaya nawala po siya. Oh, sorry. Bang, meron pa po bang question, mga mentors?
Ayan. So, Tatay Lari, grabe ka. Nakaka-inspired ka. Thank you po, Mentor Arian. Kailangan mag-ano ka na, mag-training ka na sa IAM Worldwide. Para wow. Lang, ano, ng young at heart ay ma-ano, no, ma-open mind na hindi lang product user. Ayan. So, bali, Tatay, congratulations. Ayan. Na ako nasa train po ako underground. Okay. Yan, I think wala nang question dahil binigay naman ni Tatay Lari lahat ng tips niya. Okay? So, by the way, mga mentors, makipicture na lang tayo kasi idol natin to si Tatay Lari. Tatay, pwede ba ang makipicture, makiano kami? Kahit man lang dito, maki-autograph kami sa'yo. Asa na ba ito? Ayan. So, spotlight natin si Mentor Lari. Ayan. 1, 2, 3, go po. 1, 2, 3, go. Ayan, open po ang mga ang ano ha. Smile. Parang si Tatay Lari, lagi kong napapansin niyan, naka-smile lagi at happy lang. Para na nahakot ang biyaya. 1 2 3 go. Open second page. Ayan, thank you. Ang daming nanood kay Tatay Lari oh. Mga naka-open. Ayan, marami nang ma-challenge tay na mas bata sa iyo. Na hindi humahataw. Okay, si Tatay Lari, kahit ano no, ipag-goal mo, i-hit niyan. Tay, ako na lang yung last na may question bago tayo mag-end, no? Tay, ano ang next goal mo? Kailan ka magro-rugby, Tay? Ako na sumagot. O Tay, napapaligiran ka ng mga dominanteng mga mentor talaga. Tay, kailan ka magro-rugby? Parang ngayong December daw, balita ako. First of all, yun po, lagi sinasabi natin, if God's will talagang ibibigay sa iyo, no? Talagang doon po talaga ako humahawak, no? So, ngayon po, bumubuo na po tayo ng team at ang panalangin po talaga natin ay yun po, sabi nga nila, keep on mag-DR ka lang ng mag-DR at doon lalabas ang iyong alas. So, sana po dumating na po talaga yung alas ko at talagang hindi na po talaga titigil si Tatay. At alam ko darating yon. Sabi nga ni Mother Wolf, Tatay, talagang hindi ka nawawala ng pain. Awa ng Diyos po naman, sadyang hindi nawawala ng pain si Tatay. Kasi oras na lumampas na yung buwan na yon, nangangati na yung kamay ko. Hindi pwedeng wala akong pain next month. Kung ano man yan, whatever it takes or whatever package it is, pay-in din yan. So, wag po kayong mamimili ng pay-in kasi tulad ko from copper, anong nangyari ngayon? So, yun po, ang tip lang natin, galingan po natin ang ating approach sa tao. Dalawang klase ng tao lang po ang ma-encounter natin dito sa IM Worldwide. Isang business-minded at isang gustong gumaling ang kanilang karamdaman. So, alam po naman natin sa tao kung sino yung business-minded. So, yun po ang iyong bibigyang pansin. Pag nakita mo siya talaga ng ano, ng nakita mo siya ng hit, no, na ang taong ito ay isang business minded, huwag mo siyang papakawalan. Kahit siya ay from copper, tulad ng isa kong leader, nung una sabi niya, kuya, copper lang ako, user lang ako. Pero ngayon, ano ko siya sa silver at meron na siyang balak mag-upgrade to gold, no? At ano na rin siya, awa ng Diyos, masipag siya. At sana po magtuloy-tuloy at hindi ko talaga siya papabayaan. Lagi nang nahingi sa akin ng incentives. Bawat mga... Tatay, meron akong pay-in, incentives naman. O sige, kapi tayo. Okay lang, kahit na ano ibigay mo dyan, ano, masaya na. Hindi mo kailangan bigyan siya ng malalaking bagay, na material thing, ano. Panahon, bigyan mo siya ng panahon kasi panahon ang napakahalaga dito sa ating ginagawang business. Okay? Yun lang po at dahil pag napasimula si Tatay ng kwento hindi matatapos. Ayan, nandiyan na si Mentor Alisa. Thank you Tay sa ano mo, sagot mo. Ay, wait lang. At si Mentor Alisa, nandiyan ka na be? Oo, nga nawala siya. Ayan, co-host. Yes po, nandito na po. Magpa-pray ka namin Tay. Mentor Alisa. Thank you po. So, pray na po tayo.
So, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you po sa araw na ito na naganap na mentoring sa amin, na meeting and sharing sa amin, Panginoon. Maraming salamat po kasi sobrang dami po naming baon na kaalaman at mga tips, Panginoon, na magagamit namin sa araw-araw at sa business po na ginagawa namin, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ng bawat isa sa amin na patuloy na gawin ang aming ginagawa na business, Panginoon, at pakaingatan mo po ang bawat isa sa amin na nawa po ay marami pa kaming matulungan at lahat ng bawat ang bawat isa sa amin ay makamit or makuha yung goal na ninanais namin, Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Then my Father, the Son, the Holy Spirit. Amen po. Yan. Thank you so much, mga mentors. God bless everyone. Thank you po, Team Titans. Thank you. You can unmute your microphone. Thank you, mga mentors. Thank you so much po. Thank you, mga mentors. Thank you, mga mentors.